All right. So, ang topic na i-discuss natin for today is about events after the reporting period, o ang old term sa kanya ay subsequent events. Ito yung mga question na dapat nating sagutin. Ano ba yung reporting period? And then, ano ba yung mga events na nangyari after the reporting period? And then, ano yung treatment na gagawin mo upon discovering the events na nangyari after the reporting period? Okay. So, para mas madali ang discussion, gumawa ako ng isang illustration na magpapakita ng summary ng discussion natin ito. Okay, bago ko i-discuss yung standard, yung mga definition of terms, so para makita nyo na yung isang tingin lang kung ano ang magiging reporting period, ano yung mga subsequent events at saka ano yung treatment. Okay, so tingnan nyo kasunod na slide. Okay, so meron ako ditong inilagay na timeline ng financial statements reporting. Okay, ang ginamit ko ay calendar period. So pag calendar period, it ends in December 31. Kapag naman fiscal period, it ends in any month as long as ikaw ay maka 12 months. So, for illustration purposes, mas madaling gamitin ang calendar period. So, tingnan yung mga dates na naandun sa timeline natin. We have December 31, January 10, March 25, at saka April 15. So, ipapaliwanag natin ano yung mga yan. Itong December 31, kapag ikaw ay calendar period, okay, yan yung tinatawag na reporting date o end ng accounting cycle mo. Okay? Kaya dun sa tanong kanina, ano ba yung sinasabing reporting period or reporting date? Ito yon, yung ending ng iyong accounting cycle. Kasi after December 31, pagdating ng January 1, panibagong accounting cycle na naman yon. Okay. Itong January 10, wala naman nakalagay sa standard. Ito ay based on experience lang at saka based on hypothetical example lang ito. At saka hindi ko na na-edit, so possibly hindi yan reporting date. Yan yung start ng audit. Okay? So, di ba matatapos ang mga accountant ng pagkatapos ng December 31, magkakaroon ng mga adjustments. So, assuming natapos na nila ay January 9. So, January 10, pupunta ang mga auditor para i-check yung ginawa nilang financial statements for audit purposes. Okay? After ng pag-audit, okay, nagawa na nila, nakapagbigay na ng adjustment sa mga auditor. Ang kasunod na nun ay magkakaroon ng meeting ang mga shareholders, lahat ng shareholders at saka ang board of directors, at gagawin ay i-authorize na yung financial statements, i-approve, i-authorize for issuance. Okay, so ibig sabihin pwede nang i-issue, pwede nang ipakita sa mga shareholders, pwede nang ipakita sa mga users ng financial statements, pwede nang i-file sa BIR, pwede nang i-file sa SEC. So, ang ginawa kong example ng date dito ay March 25. Assuming natapos na namin ang audit ng January 10 at saka March 25 na yung... Nagsimula kami ng January 10 at natapos na namin ng March 25. So, at this date, pag ito ay na-approve na ng mga shareholders at saka ng board of directors, dito na rin nakadate yung audit opinion na inilalagay at naka-attach dun sa financial statements. And then April 15 yung deadline ng filing sa BIR. So, nung annual financial statements, dyan na yun ipa-file. So, ito yung mga importanteng date. Yung January 10 at saka March 25 are just hypothetical examples. Yan yung normally na ginagawa namin. Okay? Pero yung pag-authorize ng financial statements, pag-approve, it depends on the company. Yung start ng audit period, okay, pakibago na lang, hindi yung January 10 ay hindi reporting date. It should be start of audit. Okay? Yan yung mga examples lang. Pero yung April 15, yung talaga yung deadline sa BIR. So, alam na natin ngayon na yung reporting date pala ay yung end ng ating calendar period dito sa example na to. So, merong mga events na nangyari after December 31, or may mga events na na-discover ka after December 31.
Okay, tingnan natin doon sa kasunod na slide. Ayan. So, December 31, merong mga events na na-discover mo after December 31, pero nangyari pala siya ay on or before December 31. Okay, sabi dito, events that occur on or before December 31. Pero na-discover lang is after December 31. Meron din naman na events that really occur after December 31. Okay? Literal na subsequent events talaga ito. Okay. Ngayon, ano ang magiging treatment kapag na-discover mo siya after December 31, pero nangyari pala talaga siya ay on or before December 31? Yun yung mga events na kailangan magkaroon ng adjustments. Ang tawag natin doon, adjusting events. Okay? That requires adjusting entries na kailangan mag-reflect dun sa financial statements bago natin ipakita sa mga shareholders, bago i-approve ng mga shareholders for issuance. Okay? Yun namang events that occur after December 31, syempre hindi na siya sakop ng accounting period na January 1 to December 31, pero siya ay dahil material or alam natin na may impact sa decision making or magkakaroon ng impact sa decision making ng mga users ng financial statements, hindi nga natin siya i-adjust, pero kailangan natin siyang i-disclose sa notes to the financial statements. Ang tawag natin sa kanya, non-adjusting events or those events that for disclosure only. Okay, ito ang pinaka-importante. Kung yan man ay i-adjust mo dahil siya ay nangyari on or before December 31, or siya ay i-disclose mo dahil nangyari siya after December 31 but before the issuance of the financial statements, okay, kailangan siya ay material or importante at alam natin na makaka-affect sa decision making ng mga users ng financial statements. Okay, kung immaterial kasi, pwede nang hindi i-adjust or pwede nang hindi i-disclose. Or kung siya ay events that occur on or before 12/31 at immaterial siya, pwede naman siyang i-disclose lang. Okay, pero sa case dito ng events after the reporting period, ang pinag-uusapan natin are those events that have material effect. Okay? In the financial statements and in the economic decision of the users of the financial statements. Okay, ulitin natin ha. Merong mga ang reporting period natin sa case nito ay December 31. Merong mga events na pwede ma-discover mo siya after December 31, pero nangyari pala siya ay on or before December 31. Tawag doon adjusting events na kailangang i-adjust. Okay? And then, ito namang events that really occur after December 31, but it is material and has an impact in the economic decision of the users of the financial statements, yun naman yung mga kailangan nating i-disclose sa notes to the financial statement. So, basically, this slide summarizes the discussion of events after the reporting period. Ang kailangan mo na lang talagang makita is pag merong ibinigay na problem, which is situational, tingnan mo yung date kung kailan talaga siya nag-occur. Meron naman tayong mga ibibigay na mga examples dito sa mga susunod na slide. Okay. So to begin with the with our technique sa pag-aaral ng standard. Ano ang standard na nag-govern dito sa topic na to? Events after the reporting period? O ang old term sa kanya ay subsequent events? Okay, hindi mahirap tandaan. Ito ay PAS 10 or Philippine Accounting Standards 10. Para hindi ka mahirapan, ang sabi sa review before, yung nagiging running joke, para daw hindi mahirap tandaan, parang past tense, parang ganon. Okay, ibig sabihin, natapos na, nangyari na after the reporting period, kaya hindi siya mahirap tandaan. Past tense, PAS 10, events after the
reporting period. So yun yung palatandaan natin. Okay, let's go to the next slide. Ano ang scope ng PAS 10? Okay, events after the reporting period and those events whether favorable or unfavorable. Pag sinabi mong favorable dito, yung sinasabi ng standard, favorable sa company, something that will give economic benefit sa negosyo mo or sa company. So, ibig sabihin, may papasok na income or may acquisition ng asset na potential na magkaroon ka ng income. Yun yung sinasabing favorable. Yung unfavorable naman, of course, kabaliktaran, may lalabas yan na assets or may expense ka or may liability ka. Okay, so whether the events is favorable or unfavorable, if it occurs between the end of the reporting period, so sa sample natin kanina, occurs between the end of the reporting period, ang reporting period natin ay December 31, and the date on which the financial statements are authorized for issue. So sa example na ibinigay natin kanina, ang inilagay nating date ay March 25. So yun yung natapos na ang audit ng mga auditors at ipinresent na sa mga shareholders at saka sa board of directors at inauthorize na nila para i-issue in public. Okay? So, that occurs between the end of the reporting period and the date on which the financial statements are authorized for issue. Okay? So, yun ang scope ng PAS 10. Okay? Next slide. Events after the reporting period are also known as subsequent events and may require, sabi nga natin, either i-adjust or i-disclose. Okay? Types of events, we have the adjusting events. Are those that provide evidence of condition that exists at the end of the reporting period or mga nangyari before, pero not before the reporting period or before December 31, so sa example natin, pero na-discover ay after December 31 but before March 25 based dun sa example natin. Okay? Non-adjusting events naman are those indicative of conditions that arise after the end of the reporting period or after December 31 daw sa case ng ating example. Okay? Kaya non-adjusting events kasi ang gagawin mo lang ay disclosure. Oh, ito na yung mga examples ng adjusting events. Sabi dito, settlement after the reporting period of a court case because it confirms that the entity already had the present obligation at the end of the reporting period. Okay, ano daw siya? Halimbawa, nagkaroon ng kumaharap sa isang kaso ang company, ang business. Okay. Pero nangyari yung settlement o yung pagbabayad ng mga damages ay after December 31. Okay? Pero hindi siya na-recognize or walang na-recognize na liability before December 31. Okay? Dahil nag-settle ka after December 31, ibig sabihin, nagpapatunay lang ito na before December 31 or during or hanggang December 31, meron kang liability account kasi may isinettle ka after. Pero hindi nag-reflect dun sa December 31 financial statements mo yung liability na yun. Okay? At dahil dun, itong pangyayaring ito ay nagre-require na kailangan mo mag-adjust or as of December 31, meron ka palang liability na i-recognize. Okay? And then yung liability na yon ay mawawala sa next na accounting period dahil binayaran mo na. Okay? So sa case kasi nito, case number 1, hindi ka nag-recognize ng liability. Pero meron ka na palang present obligation that time na kailangan mong i-recognize. Alright? Kasunod na example, sale of inventories after the reporting period may give evidence about the net realizable value at the reporting date. Okay. Pinag-aaralan natin sa IA or sa Intermediate Accounting 1, yung inventory, di ba? Doon sa na-discuss natin doon, meron tayong tinatawag na subsequent measurement.
Ang subsequent measurement natin sa inventories ay either the lower of cost or net realizable value, or kung alin daw yung mas mababa sa cost or sa net realizable value. Okay. Dito kasi sa case ito, nagkaroon ka ng sale of inventories after the reporting period. And then, hindi ka nagkaroon ng adjustment. Ina-assume kasi dito sa example ito na hindi ka nagkaroon ng adjustment dun sa cost nung inventory as of December 31. So, kung na-discover na mas mababa pala si cost or mas mababa pala si net realizable value, pero ang nilagay mo pa rin ay at cost, which is mas mataas kaysa kay net realizable value, kailangan mo siyang i-adjust as of December 31. Okay? So, ang pinag-uusapan dito, yung sale, nangyari talaga siya after day, after the reporting period. Pero yung value ng inventory, before December 31 or no reporting date natin, mababa na pala yung net realizable value niya. At dahil mababa na siya, pero ikaw naman hindi mo ini-adjust, ang kinonsider mo pa rin ay cost, kailangan mo siyang i-adjust as of December 31. Okay, kaya tinawag siyang adjusting event. Next, the determination after the reporting period of the cost of assets purchased or the proceeds from the assets sold before the end of the reporting period. So, ganun din. Okay? Nagkaroon ka ng purchase. Determination after the reporting period, the cost of assets purchase. Ganun din siya. Parang inventory. Okay? Na kailangan mong i-determine yung value ng assets na yon on or before the reporting period. Okay? Kung siya ba ay impaired na. Pag sinabi natin kasing impaired o yung impairment ng mga long-term assets, iba na yung value kung magkano siya nabibili sa market, iba yung nakalibro sa'yo. Normally, mas mataas yung nakalibro sa'yo kaysa kung magkano na lang siya nabibili sa market. So, example, meron kang computer equipment na naka-value pa rin kung magkano mo siya binili 5 years ago, pero sa market, bagsak na yung presyo niya. Ngayon, ang naka-record sa'yo kung magkano mo pa rin binili. Ngayon, kung material yun, kailangan magkaroon ng adjustment. Okay? Kaya, isinali siya under adjusting events. Ano pa? The discovery of fraud or errors that show the financial statements were incorrect. Okay? Naka-discover ng error na nangyari talaga on or before December 31 or the reporting date, pero syempre, na-discover siya after December 31 na. Ngayon, kung ito'y material error, kailangan i-adjust. Kung immaterial naman yung error, pwede nang pabayaan. Okay? Or, pwede rin i-disclose. Pero kasi, ang error kasi ay hindi na i-correct sa pamamagitan ng mere disclosure. Kailangan mo talaga siyang i-adjust. So, kung siya ay immaterial, pwedeng i-ignore na lang. And then, i-correct na lang siya sa next accounting period. Okay? Yung discovery naman ng fraud, okay, of course, ito kasing discovery ng, yung fraud kasi, ang makakapagsabi lang na nagkaroon ng fraudulent transaction ay ang korte o ang competent court. Ngayon, pwede kasing nangyari ang fraud ay matagal na panahon na na-cover yung reporting period natin. Okay, syempre magkakaroon ng investigation yan. Ngayon, kailangan magkaroon ng adjustment kung talagang napatunayan na mayroong fraud na nangyari. Okay, kung ang impact niya ay this reporting period lang, kailangan i-adjust. Kung ang impact niya ay matagal ng panahon, kailangan mo pa rin siyang i-adjust pero doon na sa retained earnings kung may effect siya sa income statement before. Kasi ang fraud napakatagal patunayan. So halimbawa, 2020 na ngayon, December 31, 2020, tapos, yung fraud pala nag-occur ng 2012. Tapos, yung fraud na yon ay may impact dun sa iyong income statement. Ibig sabihin, either bumaba o tumaas ang net income mo. Ngayon, kailangan mo pa rin yung i-adjust as of December 31, 2020. Pero syempre, hindi mo na i-adjust yung current income statement. Ang i-adjust mo na yung retained earnings. Okay? Yun yun. Kung hindi naman related sa income statement, halimbawa, mga payable account, okay, na na-discover
na nagkaroon pala ng fraud. Wala naman palang, ito kasi based on experience, ano. Create ng create, ang ginagawa ng company is, nag-a-accrue siya ng expense account. Pag sinasabi mo nag-a-accrue, anong basic entry natin? Debit expense, credit liability. Okay? Ginagawa yun ng company dahil gusto niyang mapababa yung kanyang net income. At dahil pag bumaba ang net income, bababa kasi ang tax mo. So, nagka-create siya ng expense. So, may impact siya sa income statement. At the same time, dahil nag-a-accrue siya, merong liability account na hindi naman talaga nag-i-exist. So, yung liability na yun, dahil nag-entry ng ganun, assuming since 2012 may ganung entry, hindi siya nawawala, hindi siya nababayaran, forever na siyang naandun sa iyong financial statements dahil hindi naman talaga totoo yung liability na yun na nag-accumulate na dahil lagi mong ginagawa. So kung halimbawa na-discover at napatunayan na fraudulent transaction pala talaga yung pag-create ng mga liability na yun, kailangan mo na siyang alisin dun sa financial statements. I-reverse mo siya. So, madedebit ang liability. Ay, sir, anong i-credit namin? Alangan namang expense, hindi pwede. Ang normaling pinopropose namin doon, i-credit mo na siya sa income. Sir, bakit sa income? Eh, kasi diba, nung mga nakaraang panahon, nakaka-benefit ka dahil ginagawa mo siyang expense. Dahil ginagawa mo siyang expense, nababa ang net income mo, nakakatibid ka sa tax. So, it is time now nabawiin lahat ng natipid mo noon sa tax through crediting of income. Kaya ang ginagawa, ang pinopropose naming adjusting entry dyan, you debit the liability and then you credit the income account. Normally, other income account yan. Alright? So, nakita nyo din sa example, nagkaroon pa rin ng adjustment. Okay? So, kaya tinawag siyang adjusting events. Alright, next slide. The information is reflected in the accounts in the same way as if it had been known at the end of the period. As if daw nangyari talaga siya or alam mo na siyang na nangyari in the end of the accounting period kahit na-discover mo na siya ay after December 31. Example, katulad nito, mga bad debts written off or nag-provide ka ng bad debts. Okay, as if nag-provide ka na talaga ng bad debts noon or as if may mga na-write-off ka na talaga ng bad debts. Tapos, inventory write-down to NRV is lower than the cost. Ang nakalibro sa'yo, na-discover mo after the account na reporting period, naka-cost pa rin siya. Pero, mas mababa na pala yung net realizable value niya. So, as if net realizable value December 31, yun ang gagawin mo. Kaya kailangan mo i-adjust. Okay? And then, provision made for payments due under legal cases. May kinakaharap ng legal cases, ang problema, hindi ka nag-record ng provision or hindi ka nag-record ng certain expense account and liability account for that legal case. Eh ngayon, natalo ka, pagdating ng after December 31, na-discover, nagbayad ka ng danyos. So, nagbayad ka, wala ka namang i-debit na liability dahil wala ka namang na-recognize at the first place na liability. Kaya kailangan mo mag-recognize ng liability as of December 31 or kung anumang reporting date yung ginagamit mo. Okay? Next. O, punta naman tayo sa non-adjusting events. So, ito sabi natin kanina, non-adjusting events are ano? Those events that really happened after the accounting or the reporting date. So, sa case natin kanina, December 31, pero merong material impact sa decision making. Okay? So, katulad nito, ito yung mga example. Business combination after the reporting period. Ano yung business combination? Halimbawa, ikaw, Corporation A, ay kinombine kay Corporation B, or nag-merge kayo. Okay? Normally, nangyayari yun, nag-merge ang dalawang kumpanyang magkalaban. Okay? Pag kasi nag-merge sila, ay di, wala nang competition na mangyayari. Mamomonopolize nila yung distribution ng products and services. So, may malaking impact ba yun dun sa decision making? Abay, oo naman. Kung ikaw ang babasa ng, kung ikaw ay investor, okay, at nakita mo na magkakaroon pala ng, or nagkaroon pala ng business combination, nag-combine yung kumpanyang pinag-investan mo plus yung kalaban niya, o ay di, ang decision making mo dun, pwede kang magdagdag ng investments dahil alam mo na
wala nang magiging competition at lalaki yung possible na lumaki yung stock value nung shares of investment mo. Okay? So, kita mo, merong impact. Kaya kailangan i-disclose. Okay? Plan to discontinue an operation. Again, meron palang plano na hindi na magtuloy-tuloy ang business. Kailangan makita yun ng mga users ng financial statements. Dahil, syempre, lalo na yung mga investors, pwede silang mag-pull out ng investments nila. Yung mga supplier naman, malalaman nila na magsasara na yung iyong business. So, might as well, maghanap na sila ng mga ibang pwedeng maging customer. Yung mga customer mo naman na nakadependent sa'yo, pinapatronize yung product mo, pwede na silang makahanap ng ibang alternative. Kasi alam na nila na i-discontinue na yung operation or yung business, halimbawa. Okay? Pag sinabi mo kasing discontinue ng operation, normally, meron kang mga satellite branches or parang ganito. Halimbawa, si Nike nagpo-produce siya ng sapatos, ng damit, clothing line, tapos meron din ng mga medyas, etc. So, pwedeng isa lang dun sa mga operation mo ang mag-stop. Halimbawa, ay yung pagpo-produce ng clothing line. Okay? Pwedeng i-discontinue yun. Pero, yung Nike itself, hindi naman siya totally mag-discontinue. Yun yung tinatawag na discontinue of operation. So, pwede rin naman sa mga maliliit na company, totally, yung discontinuing ng operation ay totally shutdown ng business. Okay? Ano pa? Major purchase and disposal of asset or expropriation of major asset by the government. Okay. May nakalagay na word na major. Okay, hindi nang basta purchase and disposal of asset. Kasi kapag purchase of disposal of asset, may pwedeng i-dispose halimbawa yung mga table or mga furniture. Eh, immaterial naman ang impact nun. Kailangan mo ba yung i-disclose? Hindi. So, yung mga major acquisition or major disposal na alam mo na may lalabas or papasok na malaking pera sa business, kailangan naka-disclose. Okay? Ito namang expropriation of major asset by government. Halimbawa, meron kang private property, pag-aari ng corporation. Ngayon, itong private corporation, ang gobyerno ay magpapagawa ng tulay for public use. Masasagasaan yung iyong property. So, ang gagawin ng gobyerno, o-operan ka, bibilin yung iyong private na bawa lupa. Okay, kasi gagamitin siya, gagawin siya for public use. Babayaran ka ng gobyerno to buy the land and then para pagpagawa ng tulay na gagamitin for public use. Imagine it is a private property pero pwede siyang bili ng gobyerno dahil gagamitin siya for public use. Okay, isa yun sa mga power ng government aside sa power of taxation at saka aside dun sa police power. Ang tawag dun, power of eminent domain. So, pinag-aaralan yan sa tax. Ang isang bansa ay mayroong tatlong kapangyarihan na kahit hindi nakasulat sa constitution, ay naandun na talaga siya. Tatlo yon. Number one, the power of taxation. Okay, number two, the power, police power. And then number three, yung eminent domain. Eminent domain, pwedeng bilhin ng gobyerno ang private property as long as babayaran ka ng tamang amount. Okay? Kahit ayaw mong ipagbenta, wala kang magagawa. Kailangan mong ibenta yan dahil gagamitin siya for public use. So, additional knowledge yun sa inyo ha. Next, destruction of major production plant by fire after the reporting period. So, malaking loss to sa company pero nangyari siya nangyari siya after December 31. Okay, this example natin. So kahit nangyari siya after December 31 at hindi ka naman magre-record ng loss dahil nangyari nga siya after December 31, kailangan mo pa ring i-disclose. Kasi kailangan malaman 'yon ng mga users ng financial statements at ang nakalagay dito ay again, major production plant. So ibig sabihin magkakaroon ng impact 'yan sa nagkakaroon to ng malaking impact sa income ng company dahil nasiraan or nawalan or na-destroy okay, ang isang major plant facilities or kung anumang equipment.
Okay, pwedeng halimbawa ay nasunog or binagyo due to fortuitous events, mga ganon. Okay, and then, ano pa? Announcing or commencing the implementation of major restructuring. Again, pansinin, meron na naman tinatawag na major. Okay, ano pa pag sinasabing restructuring? Pag sinasabing restructuring, yung kumpanya nalulugi na o mababaon na talaga siya, nababaon na talaga siya sa utang to the point na pwedeng hindi na mag-continue yung operation ng business or mag-shutdown na siya. Okay? Ngayon, ito pag-aaralan niya sa intermediate accounting to restructuring of debts. Para hindi naman totally mabaon sa utang yung mga corporation, may ginagawang way yung mga nagpautang sa kanila, for example, bangko or other financial institution, may mga ginagawang way para hindi sila mabaon sa utang. Halimbawa, is ina-extend yung kanilang credit period, binibigyan ng palugit or tinatanggalan ng penalty, mga ganun. Okay? Pero sa case nito, mag-a-announce daw or magsisimula daw, commencing, di ba? Yung implementation ng major restructuring. Okay? So, nang siya ay plano pa lang or magsisimula pa lang gawin. Meron ba tong impact sa users ng financial statements? Abay, oo naman. Kasi restructuring ng debts, may mga kapalit yan. May mga conditions yan. Na, of course, kung ikaw ay isa sa mga investors, magkakaroon yan ng impact sa iyong decision pagdating sa company. Okay? Kaya kung mapapansin mo dito sa mga non-adjusting events, ang mga makikita mong keywords natin, lagi nandun yung word na major. Okay? Kung ordinary lang na purchase o disposal ng asset, wala, ignore yun. Okay? Hindi, wala siyang impact sa decision making. Alright? So, next. Oh, ito daw yung treatment. If the non-adjusting events are material, okay, non-disclosure could influence the economic decision of users taken on the basis of the financial statements. Kailangan mo daw talagang i-disclose kasi material ang effect. Okay? At alin ang mga kailangan mo i-disclose? Yung nature ng event. Ibig sabihin, ano yung talaga nangyari? Okay? At saka ano ang estimated impact nun sa financial statements. Halimbawa, katulad nga nun, nagkaroon ng major destruction ng plant facilities after December 31. So, syempre, kung yun ay nasunog, meron tayong mga ipapa-estimate kasi kung magkano naging danyos eh. Diba? So, ikaw, malalaman mo kung ano ang magiging impact dun sa financial statements before isa i-approve ng shareholders at saka ng board for issue once. So, may i-reflect yun dun sa financial statements. Or kung hindi naman, a statement that such estimate cannot be made. Halimbawa, ang issuance date ay March 25, ang meeting ng mga shareholders. Nangyari yung event ay March 24. Okay, nagkasunog. So, imposible pang ma-determine as of March 25 yung impact ng loss pagkasunog ng facilities. So, kung hindi mo ma-i-reflect doon sa financial statements yung financial effect, sabihin mo doon na hindi or impossible pa or impractical pang ma-determine as of now. Pero sasabihin mo na may nangyaring ganong event. Okay? Alright. So, going concern. Ito, pinag-aralan na natin. Ano ibig sabihin ng going concern assumption? It is assumed that the business will continue forever. Okay, ganun ang assumption. And the financial statements are prepared based on the going concern basis. Okay? Ibig sabihin, compliant talaga siya sa lahat ng mga standards. Sabi dito, an entity shall not prepare the financial statements on the going concern basis if events after the reporting period indicate that the entity shall not be able to continue as a going concern, irrespective of whether such events are indicative of conditions that arose or after the end of the reporting period or not. Okay. So, kapag ang financial statements kasi, kapag ang business is hindi na magiging going concern,
At yung company ay walang gagawing paraan. Okay, para magtuloy-tuloy pa yung business. So meaning talagang for filing for bankruptcy na or shutdown na. Okay? So hindi mo daw pwedeng i-prepare yung financial statements based on the going concern basis. Magkakaroon siya ng kakaibang format. Yung tinatawag nating parang liquidating form of financial statements. Of course, pag-aaralan nyo pa yun sa higher accounting. But, yun nga, doon sa financial statements, ang point nito is, kailangan mo siyang i-disclose kung bakit hindi na siya magtutuloy-tuloy. Kasi kailangan malaman nyo ng mga users ng FS, lalo na yung mga investors. Okay? If financial statements are not prepared on the going concern basis, it shall disclose the fact in the financial statements along with any major uncertainties that may cause considerable doubt regarding the entity's ability to continue as a going concern. Okay? So, yun nga, kailangan mong i-disclose kung bakit at saka kung meron pa bang gagawing intervention ng management. Ano ang plano? Okay, magli-liquidate na ba? O magfa-file ba ng major restructuring? Kailangan ipakita doon. Okay? Kasi very important for economic decision purposes. Disclosure, okay, under paragraph 11, an entity shall disclose the date. Okay, ito yung mga date when the financial statements were authorized for issue and who gave that authorization. So, sa case ng example natin kanina, ano ang date ng financial statements natin for authorized? March 25. Sir, lagi bang March 25? Hindi. Depende yun sa kumpanya. Okay? Basta huwag mong palalampasin ng April 15. Kasi yun yung deadline na ng filing sa BIR. At dapat, authorized na yun for issuance. Pag sinabi mo kasing authorized for issuance, authorized na siyang i-file sa government agencies like SEC at saka BIR. At saka, nakalagay dito, sino ang nagbigay ng authorization? Board of Directors, shareholders, etc., etc. Okay? If the entity's owners or others have the power to amend the financial statements after issue, so, and the entity shall disclose that fact. So, kung meron daw, pwede kasing mangyari talaga na example na authorized na siya for issuance sa BIR, biglang meron palang mga i-amend. Okay, may mga kailangan baguhin. May mga kailangan talaga yung major na na-discover, na i-adjust, etc., etc. Kung sino man yung mga may power to amend the financial statements after the issuance, kailangan ding i-disclose. Okay? Yung nangyayari ito kapag halimbawa, doon sa case natin kanina, March 25, na-authorize siya for issue and then along, before deadline ng April 15, may na-discover na events na kailangan pala talagang i-adjust. Pero, lampas na siya ng March 25. Okay? So, dahil hindi naman maa-adjust or minsan kasi na-adjust din sa actual kasi na-adjust pa rin ano. Kailangan pa rin nating ipakita kung sino yung may power to amend. Okay? The financial statements. At normally yan ay management. Sila lang kasi ang sila may responsibility sa kanilang financial statements. Okay, I guess yun yung end na nung ating discussion sa events after the reporting period. Okay? So, para hindi mo makalimutan, lagi mong titingnan yung timeline. Pakibago na lang nung isa yan, January 10. Dapat yun ay, hindi reporting date, dapat yun ay start ng audit. Okay? So, thank you and enjoy learning.